Ako po ay binayaran ng 3 milyong piso, 3 million pesos, dahil ako po ay pumayag na mag-model. Sabi ko, i-address ninyo, yung 3 milyon ay babayad nyo sa akin sa province of Cotabato. O kayo dyan sa Mindanao, o nanonood, kababayan namin. Nalulungkot kami, nakikiramay kami sa provincial government ng Cotabato at lahat ng nasakop na bayan ng Cotabato at mga tinamaan ng Lindol dyan sa Mindanao. O ngayon po, nakaisip po kami ng pamamalaan. Siyempre, o kami sa Maynila, ibig din. Meron din kami pangangailangan na kailangan namin tugunan sa aming mga kababayan ng Cotabato. Sana, awa ng Diyos, huwag namin tanasin ang dinanas ninyo ngayon at kinakaharap ninyo. Pero magkaganon pa man, nakaisip po tayo ng pamamaraan. Ito po yung pamamaraan. Sa ating mga kababayan sa Cotabato, gusto namin iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa nangyayari ngayon. Kami nagkakaisa sa lungsod ng Maynila at sa inyong lingkod do, nakaisip ng konting pamamaraan. As usual, nag-model ako. Talagang gahasa, Attorney Cristinorio, no? Oy, sabi ko naman sa inyo, pagagahasa ako, katawa ko, para sa taong bayan. Bakit ba hindi? Una, good news. Good news sa mga taga Cotabato. Ha? Kaya makaramdam naman kayo ng good news. Sa ganitong paraan, maramdaman ninyo na meron kayong kapatid na kapwa nyo Pilipino dito sa Kapitolyo ng Bansa. Sampu ng aking mga kababayan na nagmamalasakit sa inyo. Ito po, maraming salamat sa Pascual Laboratories. Ako po ay model na ng Silium. Umuho ako. Bakit ako umuho? Ayan ha, ewan ko kung nanonood yung mga taga Pascual Laboratories. Ako na po model nito. Inuuhan ko na. Kahapon! Kasi kahapon pa ako alumpihit. Ha? Alumpihit ako na paano ako makatulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. Mahirap talaga sitwasyon nila doon. Kung ako mayor ng Kidapawan, ako mayor na o governor ng Cotabato, baka hindi na ako napagkakatulong. Kaliwat kanan ang reklamo, tawag at sa telepono ang kinakaharap. Napakahirap po ng katayuan ng mga leader ngayon ng probinsyang iyon at mga bayan. Ganon din ang katayuan ng mga tao kung sinong kakalinga sa kanila ngayon. Kasi yung mga biktima ay kapwa rin natin nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya ang hirap po talaga ng sakuna. Napakahirap ng sakuna. Good news. Ako po ay binayaran ng 3 milyong piso. 3 million pesos ng Pascual Laboratories. Dahil ako po ay pumayag na mag-model ng Silium. Ha? Model lang pig eh. Ngayon, ano naman visa nun, Isko? Sabi ko sa Pascual Laboratories, i-address ninyo yung 3 milyon na ibabayad nyo sa akin doon sa province of Cotabato. Ayan ha, Silium. Thank you. Sa mga kababayan natin sa Cotabato, dahil sa Pascual Laboratories, naka-raise tayo kahapon ng 3 milyong piso. Kahapon lang po yun, nagkasarahan. Dahil talagang alumpit ako, parang sinisilihan ang pwede ko, hindi ko malaman kung paano ko kayo tutulungan dyan. Bilang Pilipino, ha? Hindi bilang mayor ng Maynila. Bilang Pilipino. Dahil tayo-tayo, bansa natin ito eh. Hiwa-hiwalay tayo ng pananaw sa Diyos, hiwa-hiwalay tayo ng pananaw sa gobyerno, pananaw sa buhay. Pero isa lang ang lahi natin. Ang dugong na nararantay sa atin ay dugong Pilipino. Kahit saan tayo sa buong mundo. Pilipinas ang bayan natin. Ayan. Silium, thank you very much. Marami maitutulong yung 3 milyon ninyo sa mga kababayan natin na kinakaharap ngayon sa Cotabato. That's one. Hindi dyan nagtapos yan. There's more! tangali yun! Tumawag sa akin ang magandang-magandang si Miss Vicky Bello. Ang ganda ni Miss Vicky Bello. Ah, naku, may asim pa.
Napakaganda. Tumawag sa akin. Hinarap ko naman. Alas tres ng hapon. Kasi ipinarapol ko sa trivia natin dito sa Capital Report. Yung binigay nila sa akin nakaraan. Ito yun. Teka. Belo Products. Sabi ko, hindi naman ako nagkamali. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ulit ako ng Belo. Binigay naman ako. Ito. Binalikan sa akin na may kasama pang malambot. Malambot. Natuwal yung pang-spa. Chairman Hoso, no? Parang tululaway ka. Parang pinagnanasama mo si Vicky Belo. Ayan, binigay nila sa akin. Hindi ho yan ang mahalaga. Ako lang ho makikinabang dyan. Anong mahalaga? Hindi, nag-uusap kami ni Miss Vicky Belo. Ako daw ay gagawin niyang modelo. Walang iya. Nag-aartista ako. Halos wala kumukuha sa akin pag-model. Talag iya. Saan ako kailan naman akong nababawas-bawasan na But anyway, I'm happy. It's no big deal to me doing those things as long as the people will benefit from me. Umuho naman ako. Dahil ako daw ay magiging model. Ay, maganda yun, Thermals. No? Maganda yun. Kung gusto nyong aspalto yun ang mukha ninyo, para mabatak yan, yun Thermals ng Belo. Ako daw, sabi ko, no magka. Straight to the point ako eh. Kasi at the back of my mind, may iniisip ako eh. Alumpihit ako eh. Hindi ko talaga matiis kasi ang hirap, nakita ko yung mga picture ng nangyari sa Kinapawan at iba pang bayan sa Cotabato. Mahirap yun bilang mayor, maniwala kayo sa akin. Mahirap maging governor sa ganung sitwasyon. Kasi yung ikaw mismo, biktima rin. Pamilya mo, biktima rin. Kaya napakahirap na sitwasyon nila. Awa ng Diyos. Itong mabait na si Vicky Belo, sabi niya, yayad ba raw siya? 2 million. Kaya, 2 million. Basahin niyo kung saan naka-address. Provincial Government of Cotabato. Ayan, 2 million. Courtesy of, ayan ha, Belo. Galing ng camera ni Julius, ha? Ayan, Provincial Government of Cotabato. Ayan, di ba? Vicky Belo. Ayan, ha? Alam niyo ano nangyari dito? Ora mismo to, it's. No, sinabi ko, sige, bayaran ninyo ako, pero pakisuyo ko lang, i-address niyo sa provincial walang kibot-kibot, talagang pirma kagad si Miss Vicky Belo. Kung anong ganda niya, ha? Anong kinis niya, siya rin kinis ng kabutihan ng loob niya. Tinira niya kagad.